Hello guys, isang magandang umaga po sa inyong lahat. At welcome po sa aking channel. Ngayong araw po, aking lang po i-share sa inyo itong gagawin kong pag-change ng aking brake fluid sa aking po scooter po. So ang gagamitin lang po natin, itong ginawa kong hose tsaka yung plastic bottle na disposable po para po mamaya sa pag-bleed ng ating brake fluid po. So gagamitin tayo ng bulak po or cotton balls pwede rin para po mamaya dito yan sa pagbawas ng brake fluid na stock po. So gagamit din tayo ng brake fluid na freestone, ito yung nabili ko. Marami din to, hindi mo rin magagamit lahat to. So magiging extra stock mo rin to sa susunod na gagamit dito. So gagamit din tayo ng tools na 8mm na wrench po. Wrench po. So ito po, sisimulan ko na, panoorin niyo po. So sasalpak lang po natin ito. Salpak muna natin yung wrench na 8mm bro. Tsaka ito yung hose na ginawa natin para pag-bleed po ng kanyang stock na oil po. Fluid po. So itong yung bulak or cotton balls, gagamitin natin mamaya to sa pagbawas ng stock ng kanyang record. So mamaya pag nag-bleed tayo, alalay din po sabay dito sa pagbawas ng brake load sa taas. So ang gagawin po muna natin, buksan po natin ito at magbawas po muna tayo ng brake load po. So tatanggalin po muna natin ito para bawasan po natin yung stock na fluid po. So ayan na po, kung mapapansin nyo medyo kulay brown na siya, so hindi na siya ganun kalinaw. Ang gagawin po natin, gagamit po tayo ng bulak para po pang bawas po dito, at magtira lang po tayo ng kakaunti po para mamaya pa nag-bleed tayo hindi tayo hindi ganun kadami yung maititira lang natin dito, yun lang ibi-bleed natin, tapos tsaka palitan natin yung bago na brake fluid po. So gamitin yung bulak po or cotton balls po, pwede rin. Hanggang sa masip-sip lang po. Yan po, kung mapapansin nyo. So yan, kung mapapansin nyo, magtira lang tayo ng kakaunti po. Pwede bawasan pa natin ng konti. Ayan po, yun, saktong-sakto lang po yung ititira nyo. Ayan po. So yung next po natin, meron dapat kayong extra na basahan or mga ritaso ng mga damit na hindi nyo ginagamit, cover po natin dito para panag-bleed tayo mamaya in case matuluan po, hindi magkaroon ng problema sa ating mga flarings po. After po natin nabawasan ng brake fluid na stock, babalik po natin yung kanyang gasket or gasket cover niya. Ibalik po natin para po sa pag-bleed natin, hindi tumalsik po pressure. Kung mapapansin niyo po, nilagyan ko na rin po ng basahan po. Kasi once na yan natalsikan, magkakaproblema po tayo sa mga flarings natin. So, yun na po. Naipit ko na ulit. Time na po para mag-bleed po tayo. So, bumbahin po natin muna. Tapos,
mag-release tayo dito. Dandahan lang po yung pag-release sa ilalim. Huwag niyo po biglain yung pag-release. Dandahan lang po hanggang sa mailabas natin yung natirang county sa taas na binawasan natin at papalit at yung mga stock niyan sa loob mailabas natin. Dandahan lang po. Sa taas po tuloy yung ano rito yung pagbomba. Tapos release ng dandahan. Ayan na po. Kung mapapansin nyo, napakadumi. Ayan po. Ayan na yung stock na fluid na papalitan natin. Yung stock nyo, napakadumi, napakaitim na po. So, bomba po ulit yung taas. Bomba po ulit. Then, release po natin sa dandahan po ng release. Dandahan lang po. Ayan. Tapos, higpitan mo rito, ibalik mo ng higpit, tapos bomba po sa taas, tapos release po, dandahan lang po yung release, yan, higpit mo ulit, tapos bomba po ulit dito, huwag niyo pong bibitawan to, steady lang po yan, tapos dito sa baba, i-release ulit, luwagan nyo. Ang dahan-dahan lang po. Yan po. Yan, kung mapapansin nyo po, talaga po napakadumi ng fluid na ating papalitan po. So, isa rin to sa mga magagandang maintenance na ginagawa natin sa ating mga scooter po. Malinis yung fluid na yung fluid na ginagamit dapat po malinis lagi. So, isa rin sa mga gandang mini-maintain natin to. So, nahigpit na po natin. Bomba po ulit sa taas. Ramdam na ramdam nyo po yan pagka binubomba nyo to. Once na nirelease nyo, ito lumalambot din. So, pansin nyo pag nirelease doon, dandahan lang din. Balik nyo lang, ibalik nyo rin ang pahigpit after nyo ma-release. Okay. Magre-release tayo ulit po ng fluid. Dandahan lang po. Yun. Tapos higpit po ulit. Tapos bomba. Tapos po, release po tayo ulit. Yun. Ayan na po. So, ayan na po yung mga dumi, yung natirang fluid na stock nila na nasa taas, yung binawasan natin, yung itinira natin yung konti. So, ang gagawin natin dyan, steady lang yan, nakalock naman yan. So, bubuksan po natin ulit ito. Bubuksan po natin ulit ito para lagyan ng bagong brake fluid po. So, napakadali na po gagawin para sa mga baguhan din. Ako, baguhan lang din naman ako na gumagawa nito sa aking scooter po. Madali lang po. So, ayun niyo po. So, kung mapansin nyo, meron pa rin natitirang kakaunti. So, siguro isang bomba pa o mga dalawang bomba pa natin. Sarado po natin ulit. Pagka kayo din po nagpalit ng brake fluid, huwag niyo po madaliin. Take your time po para sa inyong scooter po. So, bomba po ulit. Pag na-feel niyo na po na medyo matigas na, so mag-release tayo ulit dito. Dandahan lang ng release. Yun. Pansin nyo po, higpitan ko po ulit. Pansin nyo po, napakadumi itong fluid na papalitan. So, bomba po ulit dito. Bomba lang po. Hanggang sa tumigas ulit. Then, huwag na huwag nyo po bibitawan na nandito yung nahawak nyo sa taas.
Tapos ito, yung sa baba, iluwagan nyo naman ng dandahan para hanggang sa ma-release yung stock. Yun. Tapos higpitan nyo po. So, ayan na po yung na-bleed po nating stock na itinira ko kanina. So, papalitan na po natin ang bago. Atin na po buksan itong nasa taas. So ito po, magdagdag po tayo ng bagong brake fluid po. Naku po, napasobra yung lagay ko, magbabawas po tayo. So, magbabawas lang po tayo. Yung katulad niyan po, medyo may lumagpas po na brake fluid. Abawid po natin yan na tumulo dun sa ating mga flarings po. So, ayan po yung nilagay ko. Half lang. Bukasan pa natin na kasi yung gasket pa po nito. So, make sure lang na huwag po umapaw, ha. So ayan po, magbabawas po tayo ulit. Same scenario, bomba pa rin dito. Pagka tumigas na, mag-release po tayo ng i-release po natin itong wrench na hinawakan natin. Ayan po, so magbubomba pa rin tayo ulit. Lang po sa may lumabas po nito mamaya yung malinaw na brake fluid na. So doon na tayo mag ayan po, tuloy lang po yung bomba dito, tapos release po tayo ulit. Tapos release. Tandaan lang. Tapos higpit. Pumba ulit. Tapos release. Higpitan na po natin. Sana lang. Tapos release po. Yun. Yun, higpit na. So, ang gagawin po natin, i-open po natin ulit at
yun po, kung mapansin nyo, malinaw na po itong nasa taas. Napakalinaw na po nito. Hindi katulad yung nirelease natin kanina na talagang napakadami na po. So, paglagay po nito, tantsahin lang po natin. Kasi mamaya ipipit pa natin itong itong mga rubber na sa taas. So, dapat huwag masyadong puno para hindi umapaw. Yan po. Ayan, sa tingin ko saktuhan lang po yan hanggang sa mapit natin to. So, yun na po. Madali lang palitan yung ating brake fluid po. Alalay lang po pag nagkikipit kayo kasi minsan nagkakaroon ng lost thread po dito sa taas. Iwasan po natin yun. So pagkikipit po ito, alalay lang po. Lalo sa mga baguhan. Yan po. Yan po. So, I'm sure mahigpit na po yun. So ito, higpitan na po natin ito, kahit mag-release pa tayo ng konti siguro. Total nga, medyo puno naman yung nilagay natin. Yun, ayun na. Higpitan na lang po natin ito. So, ang gagawin po natin ito, since mahigpit na, pwede na po ito. Ayan na po yung pinalitan natin fluid po. Kulay kalawang. So, after nya mahigpitan ito, i-blit na rin po yung cap po nito. Yun lang po kadali. Gadali po kadali magpalit ng brake fluid po. So, ayun po, natapos ko rin po yung pagpalit ng brake fluid po sa aking scooter po. So, sa mga baguhan dyan, madali lang po gawin. At yung kakailanganan nyo lang po na pang bleed po, ay gumawa na lang po kayo ng mga improvised na kagaya ng ginawa ko nito. Plastic bottle na disposable. Tsaka yung, kung mayroon kayong hose na maliit lang, saktong-sakto po yun para sa pang bleed po. So, since bumili din ako ng brake fluid na pamalit ko, mura lang po siya. Ace Hardware po, tsaka sa mga bilihan ng mga motorcycle parts, mayroon po sila nito. So, 100 pesos siya ang brake fluid po nito. Mura-mura lang din naman. So, para din naman yan sa ating ginagamit na scooter po. So, muli po ako nagpapasalamat sa mga nanood at nagsubaybay sa aking channel na to. At isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ang inyong lingkod po, Ronski.